So bago tayo magpaandar ng sasakyan mga kaidol, i-check muna natin ang tubig o water. Dahil importante na mayroong tubig ang sasakyan, dahil pag walang tubig mga kaidol, siguradong mag-overheat at hindi na aandar ang sasakyan. Yo, what's up, what's up, what's up mga ka-idol. Good morning sa inyong lahat. Araw na huwebis mga ka-idol. So, nandito ako ngayon sa tindahan mga ka-idol. Dahil simula na naman sa trabaho, pero hindi pa nag-open ang tindahan. So, magbablog muna ako. So, may ituturo ako sa inyo mga ka-idol. May tutorial ako sa inyo mga ka-idol. So, sa mga gustong magmaniho ng sasakyan na hindi pa marunong, may tutorial ako para sa inyo mga idol, para madali kayo matutong mag-drive ng manual transmission. So ngayon mga idol, ituturo ko muna sa inyo ang step 1 na dapat nyong malaman kung paano kayo magsimulang magtuto ng magmaniho ng manual transmission sa sasakyan. So sa hindi pa tayo magpatuloy, magpasalamat muna ako sa mga bagong viewers ko, sa mga solid supporter ko dyan. Magpasalamat ako sa inyong lahat dahil sa patuloy niyong pagsuporta sa aking mga ginagawang vlog, dahil sa solid na suporta niyo sa akin, lalo na sa mga katulad ko, mga content creator, mga YouTuber, mga live streamer. At sa mga bagong viewers ko dyan, huwag niyong kalimutan i-like ang aking video, mag-comment kayo at i-share nyo, at mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, TikTok GRTV. O dahil marami naman akong alam mga idol, hindi lang isa ang aking content, dami akong alam. Pwede akong sumayaw, pwede akong mag-drive, pwede akong mag-motor vlog, pwede akong kumanta, dahil marami tayong talent. At huwag niyong kalimutan i-click ang notification bell para lagi kayong update sa mga bago kong video. So sa hindi pa tayo magsimula mga idol, intro muna. Ngayon mga idol, nandito tayo sa sasakyan kung saan ang aking ginagamit araw-araw na sasakyan. So ito ang service ko araw-araw. So bago tayo magpaandar ng sasakyan mga idol, i-check muna natin ang tubig o water. Dahil importante na mayroong tubig ang sasakyan, dahil pag walang tubig mga idol, siguradong mag-overheat at hindi na aandar ang sasakyan. Anong tawag dyan? Kailangan natin siyang hawayin para hindi uminit. So importante alam natin kung saan ang regulator o ano ang gamit ng regulator. So ito ang regulator mga kaidol. Ito ang nagdala ng makina para hindi siya uminit. So tingnan nyo mga idol, ito ang regulator at ito ang kanyang lalagyan ng tubig. So magkuha tayo ng tubig. Nay, kuan ba gamay nga tudlo ba usaw pag kuan ba? Eh, masini mo na naaw ba? Ay, naaw isa na kanya? Naong i-vlog ang sakyanan sa pag-check. Damay kay mo search ana saon pag dagan sa sakyanan. So mga idol, lagyan natin ng tubig para hindi ma-overheat ang sasakyan. Pagkatapos, pag hindi na ubos, dito mo ilagay. Mga idol, ay joke tayo.
Tapos niyan mga idol, siguraduhin natin na close to ng maayos, nasira na tawag diyan. Dapat nasirado natin to ng maayos dahil pag hindi to masirado, mauubos ang tubig nito. Maubos ang tubig nitong filter pag hindi natin masirado ng maayos. So yan mga idol, sirado na. So atin itong ipapalik. So, ngayon mga idol, wala pa tayong mag kupot ng ating cellphone pang vlog. Tayo muna dahil bago pa lang tayo nitong mag-vlog . So pagkatapos mga idol, ibabalik muna itong lagyan ng tubig. So may nang lamba dito, gusto kayo magpalaba, punta kayo sa Kilian Sir Joel. Mga idol, tingnan natin ang engine oil at ang coolant mga idol, kung meron bang tubig. Kailangan muna natin mag-check sa ang sasakyan dahil hindi tayo maging driver kung hindi tayo maging driver mga idol, kung hindi tayo marunong mag-check. Yan ang unang gagawin natin. Ito mga idol, ito ang reserba ng tubig mga idol sa radiator. So ito ang reserba ng tubig para sa radiator. So kailangan itong may laman itong tubig. So kaya maraming tubig mga idol. So huwag din natin itong punuin sa dok. Kailangan dito lang sa kanyang max lang para hindi siya mag pumutok. Ayan mga idol, may tubig siya mga idol. Atin naman ang chikapin ang engine niya kung meron bang city. So nandito ang iyang engine mga idol sa ilalim. Meron bang city? So yan mga idol, sakto lang ang city. So kailangan, importante talaga mga idol na ma-check mo to dahil pag takbo nang tayo doon takbo, wala na palang city, mag-iba ang makina ng sasakyan. So kailangan check mo talaga. Yan mga idol, importante talaga yan mga idol sa mga baguhan mga driver mga idol. Tapos mga idol, dahil tapos na tayo mag-check, so start na natin pagpaandar ng makina. So
ito ang una nating gagawin, mga kaidol. So, pantarin na natin. Wala sinakyan ng lalaki. Yan, mga kaidol. Pandar na ang ating sasakyan. O, kailangan bago mo ito patakbuhin ang sasakyan, mga kaidol, dapat maghintay tayo ng mga 10 minutes to 15 minutes para uminit ang makina. Okay? So, take down note. Kailangan mag-note kayo dyan para hindi nyo makalimutan. Ayun. Importante talaga to sa mga baguhan pag-driver. So, kailangan natin painitin muna ang makina para hindi siya masira. Hintay tayo, mga idol. So, ito muna ang ituturo ko sa inyo. Step by step tayo para malaman nyo kung paano talaga. Ngayon, mga idol, uminit na ang makina, mga idol. So, ituturo ko sa inyo kung paano magpatakbo ng sasakyan. Okay? So, ituturo ko muna sa inyo, kailangan nyo malaman kung saan ang cambio o cambiada at ang clutch at ang insulator at ang brake. Okay. Ito, mga idol, nakita nyo, ito ang kambyada. So ito, dahil kinta to siya, so multicab tong ginagamit natin. May primera to, may segunda, tercera, kwarta, quinta. Okay? Dahil 5-speed to. 5-speed to siya, mga idol. So, ang primera nito, mga idol, ito, lip side siya. So, lip side siya, mga idol. So, yan. Dito ka sa left, ayun, ganyan, no? So, dapat left side, at tapos itulak mo siya. Yan, primera yan. So, balik tayo sa neutral. So, dapat neutral niyan, stay yan sa gitna. Segunda, left side, ayun, birahin mo siya, hilahin mo siya, mga idol. So yan ang primera. Pagkatapos balik kayo sa neutral, segunda, tulak mo lang. Okay? Tulak mo diretso, tersira yan, mga idol. Pagkatapos, mga idol, neutral tayo, kwarta tayo. So, kwarta, hilahin mo siya. Yan, oh, neutral, hilahin mo siya. So yan ang kwarta, mga idol. Tapos kinta, right side tayo, tapos tulak mo. So yan, mga idol, yan ang kinta, mga idol. So pag mag-atras tayo, right side tayo, tapos hilahin mo. So yan ang mag-atras tayo, mga idol. So dito, mga idol, sa left side ko, ito ang clutch. So, nakita nyo na? Clutch yun, mga idol. So, kailangan mo itong itulak ang clutch pag mag-cambio ka. So, dahil hindi ito papasok ang kambyada pag hindi mo ito itulak ang clutch. Okay? Tapos, ito naman sa gitna, dahil
sa right side, sa right side mo, dalawa ang gamit sa tiil mo. Dito sa brake at dito sa insulator niya. Okay? So sa insulator nga, ito dito sa may pinakadulo. So, try natin magpatakpo mga idol. So dahil hindi pa tayo marunong, bago pa tayo, kung bago pa kayo, kailangan nyo talaga ang gagawin nyo na marunong makatunin ang pagkarkulo mga idol. So maganda to mga idol pag manual tayo, dahil pag marunong na tayo sa manual, madali lang sa automatic mga idol. Dahil sa automatic ang gamitin na natin ay brake lang at insulator, walang clutch yun. At pag pinasok natin sa ating sa cambio doon, drive lang, parking, stop, o yun lang. Pag drive, pag sa automatic, pag nilagay mo sa D, drive, automatic yun, tatakbo na yun. Pag inulak mo insulator, madali yung automatic. So kailangan dito tayo magtuto sa manual. So try muna natin paano magpatakbo. Okay mga idol. Okay mga idol. Siguradong tatakbo ito mga idol. So ito mga idol, sample, nakaandar na itong sasakyan, di ba? So tulak natin ang clutch. So dito mga idol, ito clutch, ito manubila. Ito ang cambio. So, clutch. So, patakbo tayo, dapat nakapirmira tayo mga idol. So, yan. Tulak natin ang clutch. Tapos, mag-cambio tayo. Yan, cambio tayo, pirmira mga idol. Tapos mga idol, ihinahinay mong bitawan ang clutch. Tapos, itulak mo ang insulator niya. Yan mga idol, oh. Tingnan mo, di ba? So yan, tatakbo na ang sasakyan mga idol. So tingnan nyo mga idol. Oh, tatakbo ang sasakyan, di ba? So yan, hinahinay ko lang yung binitawan. Pwede mo, huwag mong tamakan ang insulator niya. O, tatakbo ng sasakyan yan. Pagkatapos, pag magparking ka, tulak mo ang clutch, tapos neutral mo. Tapos dito sa itaas may handbrake dito. Yan, pindutin mo yan, tapos isaka mo. O, parking na yan. Okay. Yan, mga idol. So, i-down mo pag matiyahi ka na. Tapos mag-atras ka mga idol. Ayan, mag-atras ka mga idol. So, babalik tayo sa atras. So, tingnan mo. Itawan ko naman ang clutch. So, madali lang mga idol. Oh. Tingnan mo mga idol. Di ba tumatakbo ang sasakyan? So, yan lang kadali mag-maniho mga idol. So, tulak naman ang clutch. Neutral mo. Tapos pirmira mo naman. Oh, tatakbo ng sasakyan. Yan. So importante mga idol, matuto kayong paano mag-control sa sasakyan. So yan muna ang gagawin nyo. Kailangan muna natin matuto paano kontrolin ang sasakyan at paano mag distansya, lalo na sa traffic. So kailangan muna, kung may mga bakanting mga lugar, karsada, malaking
kalsada, pwede kayo mag-practice. Madali lang yan mga idol. So pag haniti na kayo mag-maniho, pwede na kayo mag-drive sa highway. So, ako mga idol, mga almost 6 years na akong nagmaniho, o 7 years na. So medyo marunong na ako mag-drive. So importante talaga mga idol yung unang step kong tinuro sa inyo, yung check muna ang sasakyan bago tayo magtatakbo, dahil kailangan yun. So yung makina, importante yun. Tapos check muna ang regulator, yung makina, may oil ba, kailangan yun mga idol. So magdepende yun sa sasakyan. Pag diesel, meron din yung ETF, o tinatawag nila pang automatic mga idol, nga oil. So importante talaga yun. At ang brake din mga idol, so malaman mo din yan pag tumatakbo ka. So malaman mo kung may brake ba ang sasakyan mo, may preno ba. So dapat check mo talaga yan pag tumakbo, dahil baka pag marami kayong sakay o mga karga, baka hindi na magpreno ang sasakyan nyo. So dapat i-check talaga. So yan talaga ang importante sa driver mga idol, dahil hindi sa magpagyabang, gusto ko lang turo sa inyo dahil may experience na din ako sa ganyan, mga diskrasya ng ganyan. So kailangan talaga i-check mo ng mabuti ang sasakyan. So yun mga idol, pag marunong ka nang mag control sasakyan sa mga distansya, marunong ka na mag-brake, ma-control mo na, clutch. So, dun. Nakay, spot mo. Dun, nakuha ko yung spot mo. Nakita mo. So, kailangan mo talaga mga kaidol na matuto mag-control sasakyan. So, doon ka na mag-change gear. Pag-control mo na ang sasakyan mga idol. So hindi na dapat na nasa daan ka, tamang daan ka na, hindi ka na mapunta sa hindi mo daan. So doon ko na ituturo sa inyo paano patakbo sa daan, lalo na sa highway, lalo na traffic. So yun ang next video natin, next content natin mga idol. So maraming salamat sa inyong panood dyan. Kung nagustuhan nyo ang aking video, please like, comment, and share sa aking YouTube channel, and subscribe mo din, subscribe nyo din ang aking YouTube channel mga idol. So dahil laking tulong po ang subscribe ninyo, at dapat nyo i-click ang notification bell para lagi kayong update sa mga bagong kong video. So maraming salamat mga idol, and more blessings. God bless all. Thank you. Unsa man siya.